niyo ba na unang nadiskubre ang Tamaraw sa Mindoro noong 1886? Kasama na sila sa 10 pinaka-endangered o malapit ng maubos na hayop sa buong mundo ayon sa IUCN. At magpasa hanggang ngayon, pinipilit pa rin ibangon ang kanilang populasyon. Bakit nga ba bumaba ang kanilang populasyon? Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa mundo na biniyayaan ng likas na yaman. Tulad ng mga hayop at halaman na sa Pilipinas lamang makikita, ang isla ng Mindoro ay orihinal na kilala sa mga sinaunang tao bilang mait. Ito ay formal na tinatawag na mait at kilala sa mga mangangalakal na Chino bago dumating ang mga Espanyol. Sinimulan ng mga Espanyol na galugarin ang isla at pinangalanan nitong Mina de Oro o Mina ng Ginto pagkatapos mahanap ang ilang mahalagang metal kahit na walang malalaking natuklas ang ginto kailanman. Alam mo ba ang salitang mahalta? Ang mahalta ay ang pinagsama-samang mga salita. Ito ay ang mangyan, halkon, at tamaraw. Tatlong simbolo na tumutukoy sa buhay ng Mindoro. Isa sa mga mahihiyaing tribo sa Pilipinas ang mga mangyan. Ang salitang mangyan ay nagsimula sa magus at mahika. Marahil may kaalaman sila sa Salamanca. Sila ay naninirahan sa liblib na pook ng Mindoro. Ang halkon naman ay isang bundok na matatagpuan sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Sa taas nitong 2,586 na metro at 8,482 sa talampakan. Ito ang 18 pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Dahil sa mga dalisdis nito, ito'y tinuturing na pinakamahirap na abyating bundok sa bansa. Ang species na ito ay makikita lamang sa bundok ng isla sa Mindoro. At ito ay tinatawag na Philippine Tamaraw. Ang Tamaraw o Bubalus mindorensis na dating Anoa mindorensis ay isang bovine o hawig ng baka. Kabilang ang unguladong mamalyang ito sa pamilyang Bovidae na endemiko sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Hello po, I'm Pama Pearl G. Mabini, first year medtech student po na nag-aaral dito sa Oriental Mindoro. Bilang estudyante po, ang nakikita ko pong naitutulong ng Tamaraw po sa isla ng Mindoro ay yung turismo. Bakit po turismo? Dahil bukod po sa endangered species po itong Tamaraw, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi po sa buong mundo, may mga researchers po na pumupunta po dito talaga sa Mindoro para bisitahin yung habitat po ng Tamaraw dito sa Mindoro. Imagine, dito lang siya matatagpuan sa Pilipinas and sa isla ng Mindoro. So biologically important siya kasi it's endemic and part siya ng isang kakaibang ecosystem. Since endemic na siya dito ng matatagpuan. Ang mga bundok ng Iglit Bako ay 2 bundok na matatagpuan sa isla ng Mindoro. Ang bundok ng Mount Iglit ay tirahan ng endemikong tamaraw. Isa-isa sa mga pinakaseryosong nanganganib na malalaking mammal na matatagpuan lang dito
sa Pilipinas. Dahil sa nanganganib maubos ang Tamaraw, ang park ay unang itinatag bilang game refuge at bird sanctuary. Ang park ay idineklara bilang isang ASEAN Heritage Site. Matatagpuan dito ang natatanging kagandahan at ang bundok ay sagana sa likas na yaman. Ang iba pang mga anyo ng wildlife ay matatagpuan din sa bundok, tulad ng Philippine deer, wild pig, at Mindoro cloud rat, pati na rin ng ilang species ng ibon na endemic sa isla, tulad ng Mindoro imperial pigeon, Mindoro scops owl, black hooped cuckoo, scarlet colored flower pecker, at Mindoro bleeding heart. Ang mga bundok ng Iglitbaco Natural Park ay may lawak na 100,655 hektarya. Ang Tamaraw o Bubalus mindorensis ay matatagpuan sa isla ng Mindoro. Ang Tamaraw ay isang mammal na nabibilang sa Bubalus species, kung saan din may mga baka, kalabaw at kambing. Kung ipagkukumpara po natin ang Tamaraw sa kalabaw, ang Tamaraw po ay mas maliit kumpara sa kalabaw. Ang itsura ng Tamaraw ay may hawig sa kalabaw. Ang kanyang kulay ay kape at itim na balahibo. Ang Tamaraw ay mas maliit sa kalabaw. Ang karaniwang tangkad o taas ng mga Tamaraw ay umaabot ng 65 cm hanggang 105 cm, at ang kanilang haba ay 220 cm. At sa karagdagan, ang haba ng kanilang buntot ay umaabot ng 60 cm, at ang kanilang bigat ay mula sa 180 kg hanggang sa 300 kg. Ang kanilang sungay ay may korteng titik V. Ang Tamaraw ang pinakamalaking mammal na katutubo dito sa Pilipinas, at sa isla ng Mindoro lamang ito matatagpuan. Mula sa 10,000 na bilang noong 1,900, ang populasyon ng Tamaraw ay bumaba sa mahigit bilang na 400 at 3 ulo na lamang. Dahil sa pagtutroso, pangangaso, pagkalat ng epidemya na dala ng rinderpest, pati na ang pagsulbot ng mga rancho at sakahan sa kagubatan ng Mindoro, ay unti-unti nang nabawasan ng populasyon o bilang ng mga Tamaraw. Captive bred na Tamaraw sa Tamaraw Gene Pool Farm, Kalipasa. Sa mas pinaikling tawag, kalikasan, bagong sibo. Ito ay ang kauna-unahan at nag-iisang Tamaraw sa Pilipinas na ipinanganak at pinalaki sa pangangalaga ng mga tao ng TCP, na matatagpuan sa Tamaraw Gene Pool Farm sa Rizal, Occidental Mindoro. Isinilang si Kalibasib noong 24 ng Hunyo taong 1,979. Si Kalibasib ay pumanaw noong 10 ng Oktubre taong 2020. Ayon kay Wildlife Veterinarian Dr. Mico Angelo G. Reyes, ang initial diagnosis, si Kali ay namatay dahil sa left-sided cardiac arrest. Nagkataon na namatay si Kalibasib sa pagdiriwang ng National Tamaraw Month.
si Kalibasib ay nakataxidermy na at ito ay makikita sa kapitolyo ng Occidental Mindoro. Ang TCP ay isang programa sa ilalim ng kagawaran ng DENR na naglalayon na pangalagaan at paramihin ang bilang ng mga Tamaraw sa pamamagitan ng pagtugon sa mga banta sa kanila at sa kanilang tirahan. Upang mailigtas ang Tamaraw sa tuluyan nitong pagkaubos, ang Tamaraw Conservation Program ay itinatag ng pamahalaan sa pakikiisa ng lokal na pamahalaan ng Occidental Mindoro. Napansin ng gobyerno ang pangangailangang pangalagaan ang Tamaraw dahil dumating sa punto na malapit na itong maubos. Ang Tamaraw Conservation Program ay ang may mandato ng gobyerno na pangalagaan at protektahan ang mga Tamaraw. Ang Tamaraw Conservation Program o TCP po ay nagsimula noong 1979 pa. Hanggang ngayon, ito naman po yung duty namin, ang protektahan at pangalagaan ng Tamaraw. Ang biglaang pagkilos ng pamahalaan at ang pagbuo at pagtawag ng isang komite ng Pangulo para sa konserbasyon ng Tamaraw noong taong 1979. Ang mga rangers ay inatasang protektahan ang critically endangered Philippine Tamaraw. Despite the odds, masigasig pa rin sila. Alam mo, hindi lang kasi sa kanila parang hindi lang to trabaho, talagang advocacy na doon nalang, as in life missions. Meron po kami mga rangers na 35 years, 25, 20 years in service. 21 rangers ang regular na nagpapatrolya sa mountains of Iglit Bacon Natural Park na 22 araw sa isang buwan. Ang Republic Act 9147 ay isang batas na naglalaan para sa konserbasyon at proteksyon ng mga likas na yaman ng wildlife at kanilang mga tirahan. Kasama na rin dito ang paglalaan ng mga pondo at para sa iba pang mga layunin. Ang critically endangered na hayop ay hindi dapat hinuhuli at sino mang mahuhuli ay mahaharap sa kasong 6 hanggang 12 taong pagkakakulong at magbabayad ng 500,000 hanggang 1,000,000 piso. Kaya namang masasabing mayroon talaga tayong mga batas na nagpoprotekta sa Tamaraw. Ang Oktubre ay pambansang buwan ng Tamaraw. Idineklara ng Pampanguluhang Proklamasyon bilang 273 serye ng 2002 ang Oktubre ng bawat taon bilang espesyal na buwan para sa konserbasyon at proteksyon ng Tamaraw sa Mindoro. Hinimok ng proklamasyon ang lahat ng tanggapan, ahensya, at instrumental ng gobyerno sa buong isla ng Mindoro na ipatupad ang mga aktibidad na nakatuon sa konserbasyon ng Tamaraw at mga tirahan nito. Ang espesyal na buwan para sa endangered Tamaraws ay nagsimula noong 2002 nang ideklara ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Oktubre bilang espesyal na buwan para sa konserbasyon at proteksyon ng Tamaraw sa Mindoro sa pamamagitan ng proklamasyon bilang 273.